Bago ang lahat, hello Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Rex, nakatira dito sa Dasma, Cavite. Pero itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay karanasan ko ito. Noong minsang magbakasyon ako sa lugar ng Sikihor, sa probinsya ng aking ama. Dekada 80, sa napakatahimik at madilim na daan, ay kasalukuyan akong nagmamaneho ng sasakyan papunta sa baryo ng abuela ko. Magbabakasyon kasi ako ng ilang linggo sa bahay ni Lola Edith. Dahil sa matagal-tagal na rin akong hindi nakadalaw sa mga magulang ni tatay, nang nasa party na ako ng walang kabahayan ay bigla ko na lamang natapakan ng preno. Dahilan kaya't sumadsad sa kalsada ang gulong ng sasakyan. Mula kasi sa talahiban at nagtataas ang mga puno sa gilid ng daanan, ay bigla na lamang may lumitaw na babae at mabilis na nagtatatakbong patawid. Mabuti na lamang talaga at natapakan ko kaagad ang preno. Kundi baka nabundol ko na ang babae. Lintik, muntik na yun ah. Bulalas kong wika at naihampas ko sa manabela ang kamay at napahugot ng malalim na hininga bago lumabas ng sasakyan para tignan ang babae. Noong makalabas na nga ako at makalapit na sa harapan ng sasakyan, ay doon ko malinaw na nakita ang babaeng nakasalampak sa kalsada. Magulo ang buhok nito at sira-sira ang damit, habang ang mga kamay naman ay nakatali. Umiiyak ito at nagmamakaawang tulungan ko raw siya. Tulungan mo ko, pakiusap. Iligtas mo ko. Muling pagmamakaawang wika ng babae na sa palagay ko, kaidaran ko lamang ito. Kahit naman kasi bahagyang natatabunan ng iilang hibla ng buhok ang mukha nito, ay masasabi kong dalaga pa siya, mga kaaswang. Teka, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Anong iligtas ang sinasabi mo? Natatarantang tanong ko sa dalaga at akmang hahawakan na sana ito. Nang sa bigla na lamang may sumigaw na lalaki mula sa likuran ko. Huwag kang lumapit dyan sa kanya. Lumayo ka dyan. Sigaw ng may hawak ng pamalo. Mabilis na nitong nilapitan ng babae at hinawakan sa buhok. Pagkatapos ay akmang kakalad ka rin na pabalik sa talahiban. Nagpupumiglas naman ang babae at pilit na kumakawala sa lalaking sa tingin ko ay mga nasa 40 na mahigit ang edad. Teka lang ho, nasasaktan po siya. Wika ko sa malumanay na boses sa lalaki. At naisip kong pakiusapan ito. Nang sa gayon ay bitawan niya ang babae. Manong, kung may problema man kayo, huwag niyo na pong idaan sa dahas. Pwede niyo naman pong pag-usapan ng maayos yan. Muli kong saad sa lalaki. Huwag kang mangyalam sabi. Hindi mo kilala ang babaeng ito. Mapanganib ang animal na to. Pagmamatigas na sigaw ng lalaki at mukhang wala talaga itong balak na pakawalan ang babae. Awang-awa ako sa kalunos-lunos na sinapit ng babae sa kamay ng lalaki. Dahil nakita kong habang kinakaladkad nito ang babae, ay hinahampas rin ito ng pamalo. Nakita kong sa bawat latay na lumalapat sa babae ay parang umuusok ang balat nito bago masugatan. May nakita akong putol na kahoy sa gilid ng daanan. Saglit ko bang tinignan ng lalaking abalang-abala sa ginagawang pagkaladkad sa babae. Kaya dali-dali ko na iyong dinampot at walang kaabog-abog na inihambalo sa ulo ng lalaki. Dahil sa may kalakasan ang paghambalos ko, kaya naman agarang bumulagta sa lupa ang lalaki at mukhang nahilo yata dahil hindi na nakatayo.
sa halip ay marahan lamang iyong umungol at iginalaw ang kamay. Mabilis ko nang hinatak ang babae at kaagad nang pinapasok sa loob ng sasakyan. Baka kasi makatayo kaagad ang lalaking nanakit sa kanya. Nang makasakay na ito ay mabilis ko nang pinaharurot ang sasakyan paalis. Sandali ko pang tinignan ang side mirror at sinilip ang lalaking nakabulagda. Nakita kong marahan na iyong bumangon. Kaya bago pa man iyon tumingin sa amin ay mabilis ko nang pinaharurot ang sasakyan. Ayos ka lang ba? Teka, dadalhin mo na kita sa ospital bago pa tayo mag-report sa pulis. Pag-aalala lang wika ko sa babae. Binuksan ko ang ilaw sa loob ng sasakyan kaya nakita ko ang kabuuang anyo ng babae. Nakita kong napakaganda niyang babae. Kahit na badungis ito ay nakikita kong malaporsilana ang kanyang kutis at maliit ang mukha na may mapupungay na mga mata at binagayan pa ng matangos na ilong. Huwag na tayong pumunta sa paggamutan. Baka pumunta sila doon at makita ako. Nahintakutang tugon ng dalaga. Sila? Sinong sila? Kuryosidad kong tanong sa dalaga dahil sa iisa lang naman ang nakita ko kanina. Hindi naman sumagot ang babae. Bagkos ay umiiyak lamang ito at panay ang pagpupunas ng mga luhang nag-uunahang bumagsak. Awang-awa ang nararamdaman ko sa kanya at hindi ko alam kung paano siya patahanin at kung ano ang gagawin ko. Huwag ka nang umiyak. Hanggat kasama mo ako, sinisiguro ko sa iyong ligtas ka. Hindi ko hayaang may mangyari sa iyo. Sige, ganito na lang. Kung ayaw mong dalhin kita sa paggamutan, dumiretso na lang tayo sa pulis. Uwi ka ko sa dalaga. Sunod-sunod na iling ang naging tugon niya at sa pakuwari ko ay mas lalo pa siyang natatakot. Wala akong tiwala sa mga pulis. Huwag mo na akong dalhin doon. Anya pa sa akin at sandaling tumingin. Kung ganun, ihatid na lang kita sa inyo. Teka, saan ba bandang bahay niyo? Tanong ko sa kanya. Sa malungkot na boses ay sinabi sa akin ng dalagang wala na ang kanyang mga magulang. Pinatay sila ng mga kalalaki ang sumugod sa kanilang bahay at tanging siya lamang ang nakaligtas. Kamuntikan na rin sana ako kanina. Kung hindi ka lang dumating, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Wika niya sa malungkot na boses. Wala yon. Hindi ko kasi kayang makitang may sinasaktang babae sa harapan ko. Ang akala ko nga kanina ay tatay mo ang matandang yon. Kaya hindi mo na ako nangialam. Pero nang makita kong hindi na tama ang ginagawa nito, doon na ako kumilos. Tugon ko sa kanya. Nga pala, ako si Rex. Ikaw, ano ang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko man lang naitanong sa iyo ang pangalan mo. Wika ko sa kanya. Tanya. Ako si Tanya. Maiksing pagpapakilala niya. Noong matapat na kami sa posting may ilaw ay sandali kong itinabi ang sasakyan. Napansin kong napasinghap si Tanya at para bang natatakot siya. Sinabi ko sa kanyang huwag siyang matakot dahil wala naman akong gagawing masama sa kanya. Dito ka lang sa loob at may kukunin lang akong damit sa likuran ng sasakyan. Napansin ko kasing gutay-gutay na ang damit mo. Kuhaan lang kita ng damit. Malumanay kong wika para hindi siya matakot. Pilit naman siyang umiti at pagkatapos ay tumango bago ako lumabas ng sasakyan. Pagkabalik ko ay bit-bit ko na ang t-shirt na puti at short. Binigay ko iyon sa kanya tapos ay sinabihan ko siyang magpalit na muna ng damit sabay talikod sa sasakyan.
Makaraan ang ilang minuto ay narinig kong nagsalita na ang dalagang tapos na siyang magpalit ng damit. Kaya pumasok na ako sa loob at pinatakbo na ulit ang sasakyan. Habang bumibiyahe kami ay masinsinan ko siyang tinanong kung saan na siya pupunta. Gayong wala na pala ang pamilya niya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at kung ano na ang gagawin ko. Nakita ko ang kalungkutan sa mga mata ng dalaga. Kaya't maging ako man ay naguguluhan na rin at nag-isip kung ano ang maitutulong ko sa kanya. May kalayuan pa naman ang baryo ng abuela ko. At sa tansya ko ay mga nasa 2 oras pa ang bibiyahin ko. Kaya't mahaba-haba pa ang oras ng pag-iisip. Hindi naman kasi pwedeng iiwanan ko lang basta-basta sa tabi ng daanan ang dalaga. At baka may mangyari na naman sa kanyang hindi maganda. Idi, cargo di konsyensya ko pa iyon, mga kaaswang. Wala ka bang kaanak na mapupuntahan o kaya ay kaibigan? Tanong ko uli sa kanya. Marahang umiling siya at sinabing wala siyang kaanak at isa pa ay hindi siya pwedeng pumunta sa kaibigan niya dahil nasa iisang baryo lang umano sila naninirahan. Baka pati iyon ay idamay pa ng mga taong pumatay sa pamilya niya. Iniisip kong maigi ang sitwasyon ng mga sandaling iyon dahil sa pagkakaligtas ko sa dalaga ay naging kargo ko pa siya. Ayoko rin naman kasi siyang iwan na lamang basta-basta kung saan-saan. Isama mo na lang ako pakiusap. Pangako, hindi ako magiging pabigat sa iyo. Pagsusumamong wika ng dalaga sa akin. Napatingin naman ako sa kanya at hindi makapaniwala sa sinabi. Tiga lang sandali, sambit ko. At hindi alam ang susunod na sasabihin. Sige na Rex, isama mo na ako sa inyo. Wala na talaga akong mapupuntahan. Pansamantala lang naman, kapag nakakabawi na ako, pangako, aalis na ako. Anya pa, at hinawakan ang kamay ko. Nang hawakan ng dalaga ang kamay ko ay hindi ko alam kung bakit parang nahipnotismo ako at sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko. At wala akong ibang naging tugon kundi ang tumangon na lamang. Payak ang mga ngiting pinakawalan ng dalaga. At nagpasalamat. Habang binabaybay nga namin ang daanan ay nag-isip ako kung ano ang ipapalusot kong sasawihin sa lola ko tungkol kay Tanya. Dahil sa paniguradong magtanong ng magtanong iyon kung kaano-ano ko si Tanya at bakit dinala ko ito sa bahay niya. Maya-maya pa ay may naisip na akong paraan. Sinabi ko kay Tanya ang tungkol sa naisip ko. Hindi naman siya nagdadalawang isip at agaran ng sumang-ayon. Sigurado ka bang pumapayag kang ipakilala kitang nobya sa lola ko? Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin sa kanyang nakita lang kita sa daan at niligtas. Paniniguradong tanong ko sa kanya. Oo Rex, siguradong sigurado ako. Walang kagatol-gatol na tugon niya. Napatango na lamang ako at pagkatapos ay sinabi ko sa kanyang ayusin niya ng bahagyang buhok niya at magsuklay siya para hindi maghinala si Lola Edith. Tumango naman siya at agaran na ngang inayos ang sarili. Mabusisi naming pinag-uusapan ang tungkol sa kung ano ang gagawin namin at kung ano ang dapat sabihin sa abuela ko. Makalipas ang ilang sandali at nakarating na kami sa bahay ng abuela ko. Itinigil ko na ang sasakyan at napahinga ng malalim. Pagkatapos ay tinignan si Tanya at nginitian. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya at gumanti ng ngiti. Hinubad ko ang suot na jacket at ipinasuot sa kanya para hindi mapansin ng lola ang mga sugat niya sa braso.
Kapag nagtanong ng nagtanong si Lola sa iyo, huwag mo nalang masyadong sagutin. Ako na ang bahala sa kanya. Saan ko pa sa kanya at pagkatapos ay inaya ko na siyang bumaba. Makaraan ang ilang saglit, hindi pa man ako kumakatok sa pintuan ay bumukas na iyon. At iniluwaroan ang abuela ko at ang pinsan kong si Muna. Kaagad na yumakap ako at kinumusta siya. Tuwang-tuwa naman ang abuela ko. Pero noong matuon ang pansin niya kay Tanya, ay ipinakilala ko sa kanila ang dalaga bilang nobya ko. Hindi naman nagtanong pa ang abuela ko sa halipay. Pinapasok na niya kaagad kami at itinuro ang silid tulugan namin. Pasyensya na po Lola kung 10 oras na kami ng gabi nakarating. Medyo sa huling roro kasi na sinakyan namin ay medyo maalon. Kunwaring wika ko sa kanya. Ngumiti naman ang abuela ko at nagwikang magpahinga na muna raw kami ni Tanya at magpapahatid na lang siya ng pagkain kay Muna sa silid namin. Dahil alam niyang pagod kami sa napakahabang biyahe. Tumingin ang abuela ko kay Tanya at kumunot ang noot, tinitigang maigi. Sabay nagtanong kung ayos lang ba ang dalaga. Bigla akong kinabahan sa pag-aakalang baka malaman ni Lola na nagsisinungaling kami ni Tanya. Bakit parang namumula ang pisngi mo, iha? Ayos ka lang ba? Tanong muli ni Lola Edith at mas lalo pa itong lumapit kay Tanya. Mabilis naman akong lumapit sa abuela ko at nagwikang. Nakatulog po kasi kanina si Tanya, Lola. Ayun, nauntog yung pisngi niya sa bintana ng sasakyan. Mabuti na lamang talaga at mabilis akong nakapag-isip ng irarason. Sa palagay ko naman ay naniwala ang abuela ko dahil umatras siya ng bahagya at ngumiti. O siya, bukas na tayo magkwentuhan. Sa ngayon ay magpahinga na muna kayo. Wika pa niya at nagpaalam ng lumabas ng kwarto. Pagkalabas niya ay tinignan ko ang pisngi ni Tanya. Hindi ko kasi napansin kanina ang pamumula ng pisngi niya na halatang nasampal ng napakalakas. Pinaupo ko siya at sinabihang kukuha lang ako ng maligamgam na tubig at bimpo para idampi sa pisngi niya. Nang sa ganun ay medyo kumupa ang pamamaga at pamumula ng pisngi niya. Umiling naman siya at nagsabing wag na. Huhupa rin naman kaagad ang pamamaga at pamumula ng pisngi niya. Magpahinga na lamang umano kami. Sigurado ka ba? Tanong ko sa kanya. Oo nga, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Tugon niya. Ilang saglit pang lumipas ay may kumatok na sa pintuan. Noong pagbuksan ko iyon ay ang pinsan ko palang si Muna. May bit-bit na itong pagkain kaya tinulungan ko na siyang buhatin iyon. Pagkatapos ay inilagay ko na sa maliit na mesa. Matapos mailapag ni Muna ang iba pang pagkain ay nagpaalam na itong lalabas na. Nagpasalamat naman ako at pagkatapos ay inayos ng pagkain. Halika na, kumain na tayo. Tawag ko kay Tanya. Sandali siyang tumingin sa pagkain at nagsabing hindi daw siya nagutom. Mauna na lang daw akong kumain at magpapahinga na siya. Naisip kong marahil ay dinaramdam niya ang nangyari sa kanya at sa pamilya niya. Kung kaya't hindi ko na siya pinilit na kumain. Matapos kong kumain ay tinakpan ko na iyon at sinabihan siyang kapag nagugutom na siya ay kumain na lamang siya. Nang matapos na nga akong kumain mga kaaswang ay inayos ko na ang higaan namin. Sa lapag ako natulog at siya naman ay sa katre. Dahil sa labis na pagod ko ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Hanggang sa paglipas ng mga oras ay bigla na lamang akong naalimpungatan gawa ng nakarinig ako ng mahihinang pag-angil at para bang nasa loob ng kwarto lamang. Naging malinsangan na rin ang buong paligid at nakalanghap ako ng napakabahong amoy.
Babango na sana ako ng walang ano-ano'y. Nahagip na mga mata ko ang dalaga. Naaaninagan ko siyang nakaupo ito sa gilid ng higaan at nakatalikod mula sa kinaroroonan ko. Magsasalita na sana ako para tanungin siya kung bakit gising pa siya. Subalit noong naging malinaw na ang paningin ko sa dilim, ay nakita ko siyang walang damit. Buhaghag ang mga buhok niya at parang hinihingal na sumisinghap-singhap. Tapos ay nakita kong nilalagyan niya ng sariling laway ang mga sugat niya sa katawan. Maya-maya pa, hindi ko alam kung panaginip lang ba iyon o totoo. Sa kadahilan ng nakita kong may mga balahibong nagsisipagtubuan sa buong katawan ng dalaga. Maging ang mga kuko nito sa kamay ay humaba rin ng napakatulis. Para bang sa isang iglap lang ay biglang ang kaninang dalagang nakita ko ay naging isa ng matandang may makukunat na balat at mga balahibong animoy. Balahibo ng baboy ramo. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at pakaramdam ko ay ginapangan ako ng kilabot sa katawan. Lalo na noong lumingon ang dalaga at tumingin sa akin ang nagbabaga niyang mga matang namumula. Halos himatayin na ako sa labis na takot. Hanggang sa sunod-sunod na tapik sa balikat ko ang nagpagising sa akin. Nang idilat ko ang mga mata ko ay umaga na pala. At ginising na ako ni Tanya. Napabulalas pa ako ng aswang at agad na napabalikwas. Mukhang hindi yata maganda ang tulog mo. Malumanay na tanong ng dalaga. Nahihiya naman akong tumingin sa kanya at kakamot-kamot sa ulong humingi ng pasyensya. Kung napalakas ang boses ko at kung ano-anong salita ang lumalabas sa bibig ko. Ngumiti naman ang dalaga at nagsabing lumabas na raw ako ng kwarto para makapag-almusal na. Matapos siyang magsalita ay sinundan ko na lamang siya ng tingin habang papalabas ng kwarto. Habang tinitignan ko nga si Tanya Sir Casper, ay napakunot noo ako at nagtataka. Gawa ng kagabi lang ay napakaraming galos at sugat sa katawan ni Tanya. Siguradong sigurado ako. Dahil nakita ng dalawang mga mata ko iyon. Pero bakit ngayon? Ay bigla na lamang nawala na parang bula at nibakas ng sugat ay wala akong makita. Napapailing na lamang ako at napapakamot sa ulo ko. Dito ko na muna tatapusin ang kwento mga kaswang. Maraming salamat po. Pahinga muna ako.